parang nakakita kayo ng multo. Inay naman kasi, kung makakatok ka naman, akala ko kung sino yung nasa labas. Eh kanina pa nga ako katok ng katok, walang sumasagot. Kaya binuksan ko na lang ang pinto. Kasi nga... Hi! Hello! Marunong ba tumang Tagalog? Half Romanian, half Filipino. Marunong ng konti lang po. Ah, mabuti naman. Ay, ma, kamusta ko pala yung biyahe? Nako, nakakapagod. Kaya mas maigi pa. Oh, mga bata, dyan na muna kayo. At ako, magpapahinga ako. Napagod ako. Ah, excuse me, ha? Excuse me. Ay, nay. Oh. Hindi ka ba nasundali, Peter? Haling, maming. Anong ginagawa niyo rito? Saan niyo dadaling yung mga gamit? Oh, buti naman at dumating ka, Peter. Kunin mo na yung mga gamit ni Celine dahil papunta na rito yung bagong upa ng bahay ko. Upa? Sinong upa? Nasaan si Celine? Bakit? Hindi ba kayo nag-uusap? Tatlong araw kami hindi nagpansinan. Nagkatampuhan kami. Aling maming, nasaan nga si Celine? Nagpaalam si Celine, nauwi na ng probinsya. Tapos kahapon, si Mabel kasama yung mga bata. Kaya wala na sila rito, Peter. Sa dami ng mga isda sa dagat, ba't naman kasi iisa lang ang nabingwit na magkaibigang seaman? Naku, kailan kaya mabubuking ang panlulokong ginagawa ni Celine sa dalawa? At ang tanong, kung mangyari sa inyo ito, na malalaman niyong ang minamahal niyo ay fake news lang pala. Pinirahan ka na, pinindeho ka pa, at sa kaibigan mo pa. Ano kaya ang gagawin nyo? Alamin natin ang susunod na mangyayari sa pagpapatuloy ng tadhana. O ano? Kinokonta ka pa ba nung tukmul na kinakasama mo? Ay, huwag ka maingay. Baka marinig ka ni Vince. O, tinan mo naman ang itsura mo. Tulala. Oh. Paano ba naman? Alam mo ba, kinukontak ni Peter si Vincent through Facebook. Buti na lang, nasa akin yung password ng dalawang yun. O ito, tinan mo, basahin mo. Naku, pwede ba i-block mo na yung lalaking yan? Baka mamaya malaman pa ni Afam na nagkokontakan pa rin kayo niyang dalawang yan. Oh. Eh, yun na nga eh. Tinan mo nga yung message, oh. Sus, Mariose. Eh, naku, dapat hindi ka mahanap niyan. Kasi, Nay, natatakot lang ako. Baka mamaya, mo masabi, makapunta yan si Peter dito, sugudin tayo bigla niya. Ano? Bakit? Kahit kailan naman, hindi pa nakapunta yung Peter na yan dito. At sa tingin mo naman eh, masusundan ka dito sa bundok ng Kirino? Good luck. Eh, ayun na nga, Nay. Yun na nga yung problema. Kinukontak ni Peter si Vincent through Facebook. Ayan o, tingnan mo. Anak, basta sinabi ko sa'yo, ha? Siguraduhin mo na walang aberya ang kasal na ito. Tandaan mo, mas daig ng maagap ang malandi. Baka naman mamaya eh, maagaw pa na kung sinong chimay ang afam mo. Mom, ay, here's your coffee. Ay, salamat. Careful, it's hot. So what's the plan? Yung kasal? Yes. Well, we're planning that we're gonna invite family. Siguro my colleagues also. And I have this friend, Peter. He's my best friend sa work. So, I plan to invite him also. He's a Filipino. You know what? Actually, Vincent, I don't think that's necessary. How come? Eh, kasi layo-layo naman nila dito sa Kirino, and it's hard to go here to the province. I mean, you know that, na-experience mo yun. Kaya, huwag na lang natin siya i-invite. Well, maybe we can get married in Manila, right? No. Why don't we get married here in the province? You know, it's quiet, and I think I'd like to get married tomorrow. The sooner the better. I don't understand the rush. Why the rush, Celine? Well, because I love you so much, and
I don't want to lose you. You know, I could even marry you right now. Celine, hindi ako mawawala, okay? I promise. I love you. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na sa official YouTube channel ng GMA Public Affairs. Huwag niyong kalimutang pindutin ang bell button.